Magandang umaga po sa inyo lahat at sa lahat ng mga mothers, mama, nanay, mami, ano pa bang tawag sa inyo? Praise God at happy Mother's Day sa araw na to at pinalaki po ninyo ang inyong mga anak na nagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Nawa patuloy inyong gabayan ang bawat isa sa kanila ayon sa salita ng Panginoon, kahit na malalaki na sila at may mga trabaho na at may mga asawa at pamilya, patnubayan niyo pa rin sila, gabayan. At patuloy niyong turuang magrespeto, maging mabait, maging gentle at devoted sa ating Panginoon. Kaya in behalf of all of the children sa Amazing Grace Mission Church at saka sa hindi member ng Amazing Grace na kasama natin ngayon sumasamba, a blessed Mother's Day sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Mabiyayang Ama, kayo po ang mangaral sa amin at tulungan niyo po kami na maunawaan ng pangaral ang sinasabi ni James sa chapter 1 verses 2 to 4 na magalak sa kabila ng pagsubok. Mahirap po maging magalak, pero ayon sa inyong kalooban, magagawa namin to na kami magalak sapagkat kayo ay kasama namin sa lahat ng klaseng pagsubok na aming nararanasan at mararanasan pa. Sa umagang ito, Panala Espiritu, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming pag-aaral na mag-concentrate kami, na magtuto kami na kung ano man ang mensahe niyo para sa amin ngayon. Kayo po ang maging teacher namin at tulungan niyo po kami mapakinggan ang mensahe niyo. Marinig namin, makinig ng mabuti sa mensahe, lalo na ngayon sa panahon ng pagsubok. At ito po ang aming mensaheng pag-aaralan. Maging magalak ang bawat isa sa amin na sa kabila ng kagalakan, sa kabila ng pagsubok, nandiyan ang inyong presensya at nagbibigay kayo ng kagalakan bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Madalas nating iniisip na ang pagdurusa bilang isang bagay na nangyayari sa lahat sa atin, kahit na ikaw ay born again na o hindi man born again, lahat tayo nakakaranas ng pagdurusa. Ang masarap lang sa buhay natin bilang Kristiyano, tinutulungan tayo ng Panginoon. At dito sa James chapter 1, 2 to 4, ay tuturuan tayo ni James kung paano tayo pwedeng magkaroon ng joy. Joy na nararanasan natin ang pagsubok, ito sa pandemya na to, nakakulong na kami mga senior citizen, pero nararanasan ko po ang kagalakan na kasama ko siya, na hindi niya ako pinapabayaan. Sa pamamagitan ng masayang pagtitiwala sa ating Panginoon, mapagtatagumpayan natin anumang pagsubok ang ating mararanasan. Noong 1967, narinig ko at nakikita niyo rin po sa mga YouTube ang tungkol kay Johnny Erickson Tadal. Pinapanood ko po siya, tinitingnan ko yung nangyayari sa kanya sa panahon natin ngayon. Na siya ay isang kabataan noong panahon na yon na napakagaling lumangoy. Kaya lang minsan, nang tumalun siya sa Chesapeake Bay, na misjudge niya ang lalim ng tubig at nagbago ang kanyang buhay simula noon. Naging quadriplegic siya at hanggang ngayon, nasa wheelchair siya. Yung kamay niya, ang kanyang paa, lumiit at nagkaroon siya ng problema. Naka-wheelchair na lang siya habang buhay. Naging isang magandang patotoo
ang buhay ni Johnny Erickson. At ngayon nga, nakapangasawa siya ng hapon, tada na po ang apelyido niya. At ang buhay niya ay naglalarawan ng kung ano ang sinasabi ng James chapter 1, 1-4. Isa siyang modelo na habang buhay na nagdurusa, eh doon ang kagalakan niya, tagtayo pa siya ng foundation para sa mga taong katulad niya. Noong March 27, 2019, ayon sa kanyang update, eh meron siyang cancer sa ngayon. Pero pinanood ko yung kanyang pagsasalita habang siya ay undergoing chemo, ay ando doon yung kagalakan niya na masaya siya sa kabila ng kanyang pagdurusa. At noong January 11, 2021, napanood ko na naman ang isa niyang YouTube na nagkaroon siya ng COVID-19. At sa video, matatag niyang hinarap ang bagong pagsubok ng sakit na ito. And after prayer, sabi niya, I felt this wonderfully odd calmness. Ando doon yung kalmado siya, ando doon yung indifference on how much it might hurt and how it would end, and perfectly, ayon sa kanya, still, naniniwala siya na siya ay nasa kamay ng Panginoon. And he felt, she felt, na she was so close to our God na ang feeling niya naka-shelter siya sa kamay ng Panginoon. And she felt resting under the shadow of the Almighty. And ang feeling niya, blessed na blessed siya sa kabila, may COVID na, undergoing chemo, tapos quadriplegic. Masasabi mo po bang masama ang nangyayari sa iyo ngayon? Samantalang buong-buong katawan natin, kailangan tayo magpasalamat sa Panginoon. Kung siya nga, sobra na ang kanyang problema, andun ang kagalakan niya na nasa Panginoon siya. Eh ikaw, baka puro ka na mareklamo ngayon. Gayahin natin si Johnny Tada. Talaga nagtiwala siya sa Panginoon. Ang natanong niya, nung tinanong niya ang kanyang sarili kung saan nagmumula ang tunay na kagalakan na dapat niyang maranasan, nakita niya na ito talaga ay galing sa Panginoon. Alam natin na lahat tayo na nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok ay minsan nalulungkot tayo, hindi natin malaman kung anong gagawin. Pero si Johnny Tada, hindi po. Andun ang kagalakan sa kanya na siya ay nasa kamay ng ating Panginoon. At tutulungan tayo na ni James sa dito sa verses 2 to 4 na masagot ang katanungan. Kailangan ba? Magagalak ba ako kung ako'y nasa pagdurusa? Kung itong pandemic na to, walang makain, walang matrabaho, at salamat sa Panginoon, hindi tayo niya pinababayaan. Meron tatlong katotohanan na nais kong dalhin sa umagang ito, ayon sa sinabi ni James, sa atin na pwede tayong magkaroon ng kagalakan sa gitna ng pagsubok. Kaya mga kapatid, ang hashtag natin ngayon, kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. Number one, hashtag pagsubok. Lahat ng mananampalataya makakaranas ng pagsubok. Kaya ang hamon ni James, magalak sa gitna ng pagsubok. Anong sabi na verse 2? Consider it pure joy, my brothers and sisters of Amazing Grace Mission Church, wala yun, di ba? Whenever you face trials of many kinds, biro ng many kinds, marami, ayon sa NIV. Ang sa Tagalog naman, FSB, ituring ninyong tunay na kagalakan, mga kapatid ng Amazing Grace, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok.
Ang daling sabihin, ano? Pero pag adyan na tayo sa pagsubok, iba-iba na ang ating reaction. Yung reaction natin at tinitingnan ng Panginoon kapag may pagsubok na ipinapadama niya sa atin, sa bawat isa. Dalawang dahilan kung bakit ang Kristiyano ay nakakaranas ng pagdurusa. Letter A, ang pagdurusa ay buhay, ay bahagi ng buhay natin, ng mga Kristiyano. Ayon kay Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament, sabi niya, consider, sa English consider, sa Tagalog ituring, means to think, maniwala, pag-isipan. Count it o ibilang or regard something based on weighing and comparing of facts. Isaalang-alang daw ang isang bagay batay sa pagtimbang at pagkahambing ng mga katotohanan. Ito ang pangunahing ito ay nangangahulugan ng sinasadya at maingat na paghuhusga na nagmumula sa panlabas na katayuan at hindi pansariling paghuhukom batay sa ating damdamin. Kasi kung sa damdamin, wala, lubog tayo. Pero kung meron tayong paniniwala, hindi tayo magbibase sa ating damdamin, paniniwala na ang tiyan ng Panginoon, tiyak. Ando doon yung kagalakan sa kabila ng pagsubok. Nang tayo nasa matinding pagsubok, tandaan po ninyo yung kalaban natin, emosyon. At ang emosyon natin, minsan walang katwiran. At sandaling kung nawala ng emosyon, kailangan na natin pag-isipan ang pagsubok mula sa pananaw ng Biblia. Hindi po mali na magkaroon ng mga iba't ibang klaseng emosyon. Pero pag mayroon kang emosyon na laban sa Panginoon, pag-isipan mo, kausapin mo kagad ang Panginoon, kausapin mo siya, sabihin mo, Panginoon, ito pong nararamdaman ko, ano po ang aking gagawin? Yan yung narinig ko kay Janet Ada. Nung malaman na siya ay may cancer, kinausap niya Panginoon. Tapos nung malaman niya na siya may COVID, ang hirap palang may COVID sa kanyang kasitwasyon dahil hindi siya makakilos. Ando doon ang kagalakan na siya ay nasa under the shelter of the Almighty. Ganyan pong ating mararanasan kapag tayo patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. At merong apat na aksyon kapag nararanasan ng pagsubok. Una, excuse me po, huwag magtaka. Kung di, tanggapin ang pagsubok. Huwag ka na magtaka. Eh kung si Jesus Christ, grabe ang pagsubok niya. Hindi sinabi ni James kung dumaranas ng iba't ibang pagsubok, kundi ang sabi ni James, kapag dumanas, huwag kang mamili ng klase ng pagsubok. Sapagkat pinahihintulutan ng Panginoon o ibinibigay ng Panginoon ang iba't ibang pagdurusa o pagsubok o pandemic na nangyayari sa mundong ito at lahat ng kasamaan na nangyayari sa mundong ito, binubuksan lang ng Panginoon hanggang saan ang iyong pananampalataya, magtitiwala ba tayo sa Kanya? Mga hawakan ba tayo sa Kanyang pangako? Ayon nga kay Peter, sa chapter 4 verse 12, 1 Peter, sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magtaka na dumaraan kayo sa mabigat na pagsubok na para bang hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Ang pagsubok ay pangkaraniwang nangyayari sa mga Kristiyano. Hindi po tayo ligtas kahit na tayo Kristiyano. Ang dadyaan ng pagsubok, pinapatatag ng pagsubok ang ating pananampalataya kung susundin natin ang Panginoon at hindi mo ito pwedeng iwasan. Kapag maranasan ng pagsubok, huwag magtaka at magalit sa Diyos. Kung walang pagsubok, walang paglago sa pananampalataya. Eh kung si Jesus na Diyos na, matindi ang dinanas niyang pagsubok, tayo pa kaya
sa mga naiinis o nagagalit o nagtatampo sa Diyos kung bakit kayo nakakaranas ng pagsubok, walang pera, walang makain, lagi na lang kape, lagi na lang bilis, o daing, tuyo, mahal nato ngayon, di ba? Basahin ninyo ang Bible. Maraming patotoo na nakaranas ng iba't ibang matinding pagsubok. Marami tayong matututunan sa patotoo na ni Abraham, ni Moses, ni David, ni Daniel, yung mga apostles na pinatay ng patiwarik, pinugutan ng ulo, pinagbabato, pero ni isa sa kanila wala kang mababasa na sinabi na nagreklamo. Si Peter nga, sinabi niya, pabalik ta rin ang kanyang pagkapako niya sa krus dahil hindi siya katulad ni Jesus. Hindi nagreklamo. E tayo pa nga kaya, hindi pa nga tayo binabato. Ang mga pagsubok ay kailangan kasi sa buhay natin. Sapagkat ito'y bunga ng hindi pagsubok sa kalooban ng Panginoon o nanlalamig na tayo, kaya nagpapadala ng Panginoon ng pagsubok para bigisigin ka at magbago ka. O mas madalas, ang pagsubok ay ginagamit para patatagin at lumago ka sa iyong pananampalataya. Kasi kung walang pagsubok, eh, anong mangyayari sa atin? Katulad kanina na narinig ko sa DCS, magiging papetik-petik na lang tayo sa ating buhay Kristiyano. Binabaliwala natin ang Panginoon. Binabaliwala natin ang personal devotion. Di tayo nanalangin. O manalangin man in Jesus' name. Amen. Ewan kung may katotohanan, may tindi ang pananalangin. Basta lang nasabi na kapag pray, pero sa loob ng puso niya, hindi makatotohanan ang panalangin. O maaring di ka nagbabasa ng Biblia. O maaring wala ka na ginagawa tungkol sa Panginoon. Nanlabig ka na. Maring hindi ka nakaka-attend ng Sunday school. Di ba? Alas 9 Sunday school natin. At meron tayo ring Bible study sa mga setters sa hapon. Hindi ko lang alam kung may mga Bible study sa mga kabataan. Minsan natanong ko, hindi ba mga busy lahat ng kabataan? Sana huwag tayong maging busy lang sa pag-aaral o sa mga mundong bagay, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, sa personal na relasyon sa Panginoon, ay hindi na natin siya, ay pinapabayaan natin siya, binaliwala natin siya. Lalapit lang tayo kapag may kailangan. Mga kapatid, araw-araw basahin niyo ang Biblia para kayo lumago. Napakahalaga na salita ng Panginoon sa buhay natin sa panahong ito. Kung ang ating physical na pamumuhay, kung katawan nato, lagi natin pinapakain, may merienda, ilang beses may kape, ilang beses may kung ano-ano kakainin natin, order tayo ng order na kay Kiel, kay Abo, kay Brother Raul, sa kanilang mga pagkain, masasarap. Eh, paano yung spiritual life natin? Umu-order ba kayo na makakain ng salita ng Panginoon ang itong spiritual life nyo? Lagi nyo bang binabasa ang Biblia para mabusog ang spiritual life? O baka kung may x-ray sa espiritu eh, butot balat na lang yan dahil hindi nyo pinapakain ng salita ng Panginoon. Hindi nyo pinapainom ng living water ang inyong spiritual life. Mga kapatid, kadalasan, ang sakit ng ating spiritual life, ang tawag dyan ay kasalanan. Kaya merong pagsubok para gisingin tayo. Ang buong mundo ay ginigising ngayon ng Panginoon sa pamamagitan ng pandemic na ito. Kasi nga ang Panginoon napabayaan na. Grabe ang kasamaan ng mundong ito. At kailangan gawin ng Panginoon na mabigyan at ipadala itong pandemic na ito. Lahat na nangyayari sa mundong ito, may kinalalaman na Panginoon. Basahin niyo po ang Biblia. Iba't ibang klase ang pagsubok. At ito'y ayon sa pinakadakilang layunin ng Diyos.
hindi natin naiintindihan kung bakit ipinapadala o pinahihintulutan niya ang mga particular na pagsubok tulad ng sakit, tulad ko, bakit ako merong ano, merong urticaria, itong pantal-pantal allergy ko. At nakita ko po kung bakit, para tigilan ko na nakakain ako ano-ano. Naging lesson po sa akin, naging mapili na ako ngayon sa pagkain. Hindi na kung ano-ano lang aking kinakain. Yun ang itinuturo ng lesson sa akin ng Panginoon, ingatan ko ang katawang ito. Kaya may COVID, para ingatan natin. Kung kinakailangan, huwag tayong lumabas, huwag lumabas. Pag lumabas man, distansya, amigo, amiga. Mag-face mask, mag-face shield. At pagdating sa bahay, huwag ipasok ang mga gamit sa loob. Alam niyo yung pinsan kong doktora na pumunta minsan dito, sabi niya, Binga, naligo ako. Lahat ginawa ko dahil pupunta ako rito. Pero naka-face mask pa rin siya. Naka-face shield. Wala siyang face shield noon. Pero distansya kami. Sabi niya, kinakailangan natin ito. Matuto tayong dumistansya sa kasalanan. Matuto tayong mag-mask para yung kasalanan huwag makapasok sa ating katawan. Mga kapatid, kailangan natin na matutong sumunod sa utos ng Panginoon at sa utos ng ating pamunuan. Kaya kapag dumating ang pagsubok, huwag magtaka. Tanggapin ang pagsubok. Number two, huwag tanggihan ng emosyonal na sakit. Huwag nating i-deny na nasasaktan tayo. Pwede tayong umiyak sa Panginoon, sabihin na, Panginoon, nahihirapan na ako. Bakit ganito nangyayari? Tulungan niyo ako. Bigyan niyo ako ng kagalakan na magkaroon ng comfort na hindi ako masaktan. Isang halimbawa ay nang si Jesus ay umiyak na mamatay si Lazarus. Hindi niya itinago ang kanyang emosyon. Nabagbag, nabahala, tumangis ang ating Panginoon. Umiyak siya. Ayon sa John chapter 11, 33-35. Nung si Jesus ay nanalangin sa Garden of Gethsemane, alam niya ang mangyayari sa kanya. Siya ay umiyak at nagmakaawa sa Ama na maligtasan niya ang mangyayari sa kanya. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo. Kung makaranas tayo ng pagsubok, ganun ang sinabi ni Jesus. Ganun din ang sabihin natin. Not my will, Lord. Anong itinuturo niyo sa akin leksyon? Bakit ako may pagsubok na ganito? Ano ang gusto niyong gawin ko? Anong leksyon ang natututunan ko dito? Ayon sa Romans 12:15, makigalak kayo sa kanila na nagagalak at makiiyak sa kanila na umiiyak. Hebrews 12:11, lahat ng disiplina habang dinaranas ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Subalit, pagkatapos, ito ay nagdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga sinanay dito. Hindi mo ba napakasarap itong comfort na sinabi sa Hebrews? Hindi ka nais-nais daw ang sakit. Subalit, pagkatapos nito, magdudulot ng may payapang bunga ng katwiran. May lesson sa bawat pagsubok. Meron tayong matututunan. Kaya hindi sinabi James, ipakita mo ang isang maligayang mukha at tanggihan mong ikaw ay nasaktan. Hindi yung sinabi ni James. Kundi ang sinabi niya ay ituring ninyong tunay na kagalakan. Normal na masaktan, normal na umiyak, magalit sa sitwasyon. Sabihin mo sa Panginoon kung anong nararamdaman mo. Kailangan niya na gusto ng Panginoon sabihin natin sa kanyang nararamdaman natin. Dalhin natin ito
sa ating Panginoon, at the foot of the cross of Christ, sabihin natin, Panginoon, ito po ang nangyayari sa atin. Sana katulad ni Johnny Eric Santada, sinabi niya nung siya, nalaman niya may COVID-19 siya, tapos may cancer pa, quadriplegic pa, sabi niya, naramdaman daw niya ang calmness. Ano bang calmness sa Tagalog? Kapayapaan. Resting at the shadow of the Almighty. At ang sabi niya, it felt blessed. Naramdaman niya yung pagpapala, yung blessing ng Panginoon. Iulitin ko mga kapatid, ang natutunan natin, kapag dumating ang pagsubok, number one, huwag magtaka at tanggapin ang pagsubok. Number two, huwag tanggihan ng emosyonal na sakit. Number three, magdalamhati. Pero merong pag-asa. Oo, ano doon tayo? Nasasaktan, umiiyak. Pero huwag na huwag mawala yung pag-asa. Sapagkat ang Panginoon, nakikita ng Panginoon lahat ng emosyon mo, nakikita niya yung pangangailangan mo. Ang gusto lang ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, baguhin mo kung anong dapat baguhin, matuto ka kung anong dapat natutuhan mo sa pagsubok na iyong naranasan. Kapag tayong mananampalataya ay nagkakaproblema, tayo'y nagdadalamhati, pero merong pag-asa. Anong sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians 4:12-13? Mga kapatid ng Amazing Grace, gusto naming malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Ako, nung mamatay si Mama, si Papa, umiyak ako. Pero hindi yung iyak na iyak kasi andudoon yung pag-asa at alam ko na si Papa at si Mama ay mananampalataya at sila'y nasa langit at makakasama at makikita kami doon. Yun ang pag-asa. Hindi yung pag-asa dito sa lupa, kundi ang pag-asa na meron kang dalamhati, pero ang pag-asa ay matatagumpayan mo sapagkat makikita kay sa langit. Yung pag-asa na kapag ikaw may problema, kapag ikaw yung may sakit, ando doon yung kapayapaan na bibigyan ka ng biyaya na matagalan mo, madalam mo ang sakit na yon sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, ang ating tugon sa mga pagdurusa ay dapat makita ang kaibahan sa pagtugon sa walang relasyon sa Panginoon. I-compare nyo yung mga walang Panginoon at i-compare mo sa buhay mo na ikaw ay isang matatag na Kristiyano. Ibang-iba, sapagkat sa'yo meron ka pag-asa. Wala kang takot sapagkat nangahawakan ka sa pangako ng Panginoon. Sa likod ng kalungkutan at luha, dapat magkaroon tayo ng mapayapang tiwala sa Panginoon na siya ang may control ng lahat at nasa kanya ang ating pag-asa. Ayon na sa Romans 8:28, lahat sa atin, alam natin itong mga verse na ito. Sabi ni Paul, at alam natin ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay. So siya ang gumagawa ng lahat ng bagay. Bakit? Para sa ikabubuti natin ng mga nagmamahal sa Kanya, sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pero yun ang dahilan kung bakit meron tayong nararanasan hindi itong mga pagsubok na ito. At sabi ng Psalms 30 verse 5, dahil sa kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Biro mo ang galit ng Panginoon, may katapusan. Pero ang kanyang kabutihan magpakailanman. Maaaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Salamat. Sapagkat ito ang ating naranasan bilang mananampalataya. Magtiwala tayo sa Kanya. Kapag naranasan ko ang problema o anumang pagsubok, nahihirapan ako. Pero kinakausap ko ang Panginoon. Sinasabi ko sa Panginoon,
nakita niyo ang pantal ko, Panginoon. Nakita niyo ang kati-kati. Hindi, nahihirapan ako. Bigyan niyo ako ng biyaya na hindi na ako mamati at hindi na po ako magka-problema na wala akong ginawa, kundi kamot ang kamot. Pero alam niyo mga kapatid, kapag ako'y nanalangin ng ganon, maya-maya, wala na. Hindi ko nararamdaman. Pero ando pa rin kasi. Pero alam niyo, praise God, na yung bihira na lang po ako magkaroon ng pantal, naniniwala ako na kumikilos ang Panginoon sa aking buhay. Na siya ang Diyos ng kagalingan. Siya ang aking pag-asa. Wala na iba. Doon ang kagalakan ng pag-asa sa Diyos. Na sigurado na siya ang ating comfort. Ang Holy Spirit tayo na iglesia, di ba? Kaya ang Holy Spirit nakatira sa atin. Kaya may comfort tayo sa Kanya. Kaya kapag, ulitin natin, kapag tayo kapag dumating ang pagsubok, huwag magtaka, tanggapin ang pagsubok. Number two, huwag tanggihan ang emosyonal na sakit. Number three, magdalamhati ng merong pag-asa. At pang-apat, sadyaing piliin na umasa sa Panginoon. Choice mo. Piliin mo na umasa ka sa Panginoon. Kasi choice mo rin na huwag umasa. Magmukmuk ka sa tabi, magreklamo ka na magreklamo, umiyak ka nang umiyak sa problema mo. Walang mangyayari. Pero kapag ikaw ay pinili mo na umasa sa Panginoon, tiyak ang kagalakan. The calmness of God. The care of God. The love of God. Mararanasan mo ito, kapatid. Piliin mo magtiwala sa Diyos. Sapagkat marami siyang pangako. Kaya magbasa ng Biblia para alam mo yung mga pangako pwede mong sabihin sa Kanya. Panginoon, sinulat mo rito ha, na ito, tutulungan mo ako. Pwede mong sabihin yun sa Panginoon kasi ganun ang ginagawa ko kapag nagpe-personal devotion ako. Kung anong nabasa ko, Lord, sinabi niyo ito ha, aangkinin ko ito. Sinabi mo man ito sa mga Israelito, kung kanino man, pero sa akin po ito. Aangkinin ko po ito para sa akin. Pwede mo sabihin sa Panginoon yun. Magtiwala ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, ano man gawin, gawin mo sa pagsubok mo. Choice mo. Maging malungkuting ka, pagmukmok, choice mo yun. O magkaroon ka ng pag-asa, at mahalin ang Panginoon, at sundin ang Panginoon, at alamin anong natutunan mo, choice mo rin yun. Nasa sayo. Mahirap kapag may subok, may pagsubok, pero sa biyaya ng Panginoon, sa habag ng Panginoon, magagawa natin. Lahat na nangyayari sa buhay natin, kapag may Panginoon ka, meron siyang biyaya na kahanda sa bawat isa. Makikita natin kapag ikaw yung may pananampalataya, meron tagumpay sa pagsubok at tiyak. Yung fruit ng Holy Spirit madidevelop sa ating buhay. Alalahanin natin na kapag tayo'y naharap sa pagsubok, meron kang choice. Magtiwala sa Panginoon, sa Kanyang pangako, o hindi magtiwala. Mamili ka sa dalawa. Alin ang gusto mo? Hindi ka niya pipilitin. Ang magtiwala sa Panginoon ay mararanasan ang pag-asa at mararanasan ang joy o kagalakan sa gitna ng pagsubok ang siyang iniutos ni James na ating sundin. Kaya mga kapatid, bilang Kristiyano, nakakaranas tayo ng pagdurusa sapagkat letter A, napag-aralan natin kanina, ang pagdurusa ay bahagi ng buhay Kristiyano. At letter B, ang katotohanan na merong iba't ibang klaseng pagdurusa. No, iba't ibang klaseng pagdurusa ang naranasan ng bawat isa sa atin ngayon. Meron walang pera o kulang ang pera pambili ng kailangan sa bahay ng pagkain o maari ang iba may sakit, maaring ang iba ay iba-ibang klaseng pagsubok. No, alam ko yung iba sa inyo, mayroong iba't ibang klaseng pagsubok. Pagsubok yan
na pinahintulutan ng Panginoon sapagkat alam na Panginoon, kaya mo. Kaya mo manindigan, kaya mo maging matagumpay at magkaroon ng kagalakan na sundin ang kalooban niya at magtiwala sa kanya. Ang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat ng iba't ibang mga pagsubok. At dahil dito, bibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. Huwag tayo mabigla at magtanong ng walang kabuluhan na katanungan kapag dumarating ang pagdurusa. Huwag natin siyang sisihin. Kung mayroong pagsubok, tanungin agad ang Panginoon, ano po ang itinuturo niyo sa aking leksyon? Hindi yung Panginoon, bakit mo ito ginawa? Wala kang puso. Hindi mo man lang ako tinutulungan. Kundi ang tanungin sa Panginoon, Panginoon, ito po ang problema ko. Ito ang pagsubok ko. Wala akong pambayad ng bills. Wala akong pambayad ng ano bang babayaran? Tubig, kuryente, bahay. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Gabayan niyo ko, tulungan niyo ko. Ganun po ang pagharap sa problema. Hindi yung sisisihin mo kagad siya. Kapag alam natin ang pagdurusa ay bahagi at plano ng Panginoon, tayo'y mas maging handang magtiwala sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Kasi hindi niya tayo pabawi. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Pinaalahanan tayo ng Diyos na tayo'y nagdurusa, ngunit alam din niya na may layunin ang ating pagdurusa para sa ating kabutihan. Para makilala natin siya, lumapit tayo sa kanya. Kausapin siya, basahin ang Biblia. Ano para gabayan ka kung anong dapat mong gawin. Kaya pagdating sa iba't ibang pagsubok, number one, ang dapat gawin? Manalangin. Hashtag. Manalangin. Hanapin ang kalooban ng Panginoon, ng Diyos. Manalangin at manatiling matatag. Manalangin at matatag. Yun ang una natin dapat gawin kapag mayroong problema at pagsubok. Gugulan mo ng oras ang Panginoon, kaya minsan may mga pagsubok tayo dahil nakakalimutan natin siya. Kaya minsan matindi ang pagsubok para lagi tayong lumalapit at nananalangin at kinakausap siya. Kaya tanong ang dapat natin, itanong natin sa Panginoon, Panginoon, ano sinusubukan mong itinuturo mo sa akin para baguhin? Magsalita ka sa umagang ito sa akin. Nakikinig po ako sa inyo. Ano po ang dapat baguhin sa akin? So pangalawa na dapat gawin kapag may subok. So number one, manalangin. Pangalawa, hashtag. Manatiling maghintay. Maghintay na meron ka namang ginagawa. Maging magpagpasensya. Huwag magmadaling sagutin ka ng Panginoon. Kasi baka nakikita naman ng Panginoon, yung hinihingi mo sa Kanya ay mali. At hindi angkop para sa iyong pangangailangan. Kung hingi ka ng hingi ng pambili ng data, para lang makapag-Facebook at kung anong gagawin mo, hindi kanya bibigyan ng pambili ng data. Kailangan mong manalangin, tingnan, tama ba yung panalangin mo? Manindigan sa pamagitan ng pananampalataya na ang Diyos ay mayroong ginagawa kahit na wala kang nakikita na sa tingin mo ay mukhang wala pang sagot ng Panginoon. Nakikita mo na napakagulo na ng iyong buhay. Manalangin, hintayin. Gumawa ng paraan ayon sa kalooban ng Panginoon na tama ang iyong gagawin. Panginoon, ito pong gagawin ko. Gabayan niyo po ako sa aking mga gagawin. Turuan niyo po ako na huwag gumawa ng anumang bagay na makakasama sa iyong damdamin. Hingin mo sa Panginoon na bigyan ka ng oras at panahon na magkaroon ng patience na hintayin ang kasagutan. Madalas ang pagsubok natin kung ating ipinamumuhay ng fruit ng Holy Spirit. Madalas doon eh.
yung ating mga pagsubok. Doon yung pagsubok sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at yung pangsiyam, pagpipigil sa sarili. Yan madalas ang ating pagsubok. Kaya ang isang katotohanan, mga kapatid, tungkol sa pagsubok ay hashtag mararanasan. Lahat ng mananampalataya makakaranas nito. Pangalawang, hashtag lalago. Verses 3 to 4. Lahat ng mananampalataya ay lalago sa pagsubok na nararanasan mo ngayon. Ang mga verses na ito ay nagbibigay ng layunin na sana magalak tayo sa gitna ng pagdurusa. Magawa mo kaya ito? Nandun doon yung kagalakan? Okay, letter A, ang layunin ng pagsubok. Ito'y dapat nagbubunga ng katatagan. Verse 3, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Kaya sabi ni James, yung pagsubok na yan, yan ay magbibigay, magbubunga, magbibigay ng bunga na magiging matatag kang Kristiyano. The testing of your faith produces perseverance. Ang bawat salita sa verse ay mahalaga. Ang phrase na alam ninyo ay hindi tumutukoy sa kaalaman sa isip na natutunan natin sa Bible, kung hindi kaalaman na ang iyong pamumuhay na iyong ipamuhay sa pamamagitan ng taong ng mga taong karanasan. Kasi alam mo na, kasi naranasan ng ibang tao ang ganitong pagsubok. Kaya ikaw naman, alam mo na rin, lalapit ka sa Panginoon. Kailangan kita. Kaya maraming pagsubok na makikita natin na pwede nating matutunan sa mga tao na nasa Biblia. Kaya basahin yung Biblia. Paano ba nila hinarap ang mga pagsubok? Meron tayong natutunan mula sa Bible. At meron din tayong natutunan doon sa tinatawag natin na kasabihang School of Hard Knocks. Ito yung totoong aktual na reaksyon sa pagsubok sa araw-araw nating pamumuhay. Nais ng Diyos na subukan ng ating pananampalataya. Yung salitang pagsubok ay tumutukoy sa proseso kung saan ikaw ay nililinis at binabago ayon sa kalooban ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na baguhin ang buhay natin. Kaya gusto niya linisin tayo na parang ginto na dumadaan sa lahat ng pagsubok para maalis ang dumi at lumabas ang tunay na ginto sa ating buhay. Ito'y isang paglalarawan ng kung ano ang nais mangyari ng Panginoon Diyos sa nararanasan nating iba't ibang pagsubok. Ang dumaan ka sa matinding pagsubok ay nabubunga ng katulad ng pure gold na Christ-like character. At ito inilarawan ni Job sa kanyang naranasan. Sabi nga ni Job sa chapter 23 verse 10, ngunit alam niya ang ginawa ko. Pagkatapos na masubukan niya ako, makita niyang malinis ako tulad ng lantay na ginto. Mga kapatid, kapag naranasan mo ang pagsubok at ikaw ay nang tagumpay sa pagsubok na yan, makikita mo sa harapan ng Panginoon, tunay kang lantay na ginto. Ano sinusubukan na gawin ng Diyos ngayon sa buhay mo? Ano matinding pagsubok ang iyong nararanasan ngayong pandemic? Merong limang posibleng sagot sa tanong ito. Number one, parang ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang talikuran natin ang ating kasalanan at linisin ang ating mga kasamaan. Pwede rin ang pagsubok na ating nararanasan ay ginamit ng Diyos upang subukan ang ating pananampalataya. Susundin mo ba ang Diyos sa pananampalataya mo?
Magsisilbi ka ba sa Panginoong Diyos kapag ang mga nangyayari sa iyo ay hindi mo nagugustuhan? Mananatili ka ba sa katotohanan na kapag parang gusto mo sumuko, susuko ka na, alilimutan mo ng Panginoon? At pangatlo, kinagamit ng Diyos ang pagdurusa upang tayo matutong magpakumbaba. Madalas kasi masyado tayo mapagpataas eh. Para bang, alam mo na, malusog ka, malakas ka, may trabaho ka. Kaya sa iba namang paraan ng pagsubok ay bibigyan ng Panginoon para matuto ka magpakumbaba sa Kanya. Kasi yung mayabang na tayo. Napapansin niyo bang tuwing lahat ng gusto natin o kapag walang problema, nakakalimot tayo sa ating relasyon sa Panginoon? Tayo ng lalamig. Kasi okay ka naman. Sarap ng buhay mo. Lahat ng gusto mo, nabibili mo. May trabaho ka, malusog ka, masaya ka. Pero wala ka naman prayer devotion. Wala kang prayer, wala kang devotion sa Panginoon. Wala kang pagbabasa ng Biblia. Hindi ka nakakasama sa Zoom. Worship. Hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon. Nagpipetik-petik ka sa buhay Kristiyano mo. At malamang, ito yung pagmamalaki natin sa harapan ng Panginoon. Pero kung magkaroon ng matinding problema, matinding pangangailangan, saka tayo lumalapit sa Panginoon. Sana sa kasarapan ng buhay at sa kahirapan ng buhay, ando doon sana tayo lagi sa Panginoon, matatag tayo sa Panginoon. Yun ang gusto niya. Kasi ginagamit ng Panginoon ang kasarapan ng buhay mo para ka may matututunan. Kaya lang, kapag hindi ka natuto at hindi ka napabayaan mo ng buhay Kristiyano mo, merong ibibigay na pagsubok ang Panginoon sa iyo. Kaya dapat matutunan natin ito. Kaya pang-apat ang ginagamit ng Diyos, itong pagsubok ay upang ihanda tayong makapaglingkod sa kapwa, makatulong sa kapwa. At natutuwa ako sa pandemic na ito. Last year pa na magkaroon ng pandemic, lahat tayo tulong-tulong, nagbibigay sa ating mga kasama sa iglesia na nangangailangan ng tulong. Yun ay isang pagkakataon kung bakit meron din pandemic. Para matuto tayong magbigay, tumulong. Kahit na 100, 50, 10 piso, kung wala kang mabigay, tutulong ko sa pagbabalot o anong paman, kung anong iyong magagawa. Kakausapin mong iba mong kaibigan na may kailangan, na may pera. Hingi ka ng tulong. Alam mo, nakita ko sa pandemic na ito, ang daming member ng church na matulungin. Ang membro ng church hindi nakakalimot magbigay ng kanilang tithes and offering. At siya ang ginagamit natin. At maraming tagalabas, hindi yung members ng iglesia, patuloy na tumutulong sa ating foundation. Kahit na pa isa-100 lang yan, tumutulong. Nagtulong-tulong tayo, nagkaisa tayo dahil sa pandemic na ito. Alam niyo, Panginoon, binibigyan tayo ng comfort upang matuto rin tayong mag-comfort sa ibang tao. Sa ating kapwa, alam ko maraming mga Kristiyano sa ministry nagbabahagi ng kanilang karanasan kapag sila natulungan din ng Panginoon. Na siguro panahon na rin tayo tumulong sa ating kapwa. Panglima, ginagamit ng Panginoon ng pagdurusa para ihanda tayo sa isang bagong pangunawa tungkol sa tunay na katangian ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, kapag nakikita niya sa ating pagdurusa, nararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Nararanasan natin ang kanyang biyaya, ang kanyang habag, ang kanyang pagmamahal, na maaring hindi natin nararanasan ang lubusan. Pero kapag may pagsubok, nandoon nararanasan natin lahat ng ito tungkol sa ating Panginoon. Hanggat hindi
nasusubukan ng iyong pananampalataya. Mananatili tayo sa isang fury lang. Puro-puro lang ang ating nararanasan. Pero mga kapatid, ang Panginoon ay andyan dyan, laging handang tumulong. Kailangan nating lumapit sa Kanya. May kwento na nabasa ko sa Laotian Movement dated July 1974. Sinulat ni Billy Kim, nang magkaroon ng giyera laban sa South and North Korea, isang iglesia, Methodist Church, sa village ng Jeam, na merong mga tao sa loob ng simbahan nato na nahuli na sumasamba sa Panginoon. Ang ginawa ng mga sundalo ng North Korean, itong mga komunista, ipinadlak ang iglesia sa labas. Lahat ng mga pulis nakapalibot, binuhusan ng gasolina ang simbahan. At habang kumakanta mga miyembro, 29 lahat na nado sa loob ng simbahan na yon. Binuhusan ng gasolina, sinunog. Habang ang mga miyembro kumakanta ng Nearer My God to Thee, nearer to Thee, though it be a cross, nearer to Thee. Hanggang sila'y masunog, kumakanta sila. Magawa kaya ng amazing grace ito? Kapag dumating na ang pagsubok at nanalo ang mga komunistang CPP-NPA at sunugin ang amazing grace, kaya lang mahirapan sila magsunog sa atin dahil yung karamihan doon, ano, abakal. Kung hindi tayo makalabas sa bakal, buhusan tayo ng gasolina sa loob, nakabantay sila, alitsyon tayo. Makakantay kaya natin itong kantang to? Nearer to Thee. Even though it be a cross, nearer to Thee. Sila'y masaya na kumakanta sa Panginoon habang sila'y nililitsyon at nasusunog. Ang layunan ng pagsubok, ito'y nagdudulot ng katatagan. Letter B, ang pagsubok ay nagdudulot ng pagtitiis. Verse 4, ang inyong at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Ang pagsubok ay isang proseso na humahantong sa isang napakagandang bunga. Ang pagtitiis ay nangangailangan ng ating pagkilos, pananampalataya, pag-asa. Pag-asang mapagtugumpayan anuman ang nasa kapaligiran. Ang pagtitiyaga at pagtitiis ay sinasabihan tayo, hindi ako susuko kahit anong mangyari o kung gusto ko sa gusto ko man kasama gusto kong makasama kayo sa akin pa sa akin buhay. Mananatili akong matatag dahil naniniwala ako na merong himalang pangako ang Panginoon para sa akin. Yan ang nais ng Panginoon. Pagtitiyaga habang tayo ay nagdurusa. Hindi tayo susuko sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay lagi nandiyan. Tandaan po natin, ang malaking panganib ay kung susubukan tayo ng Panginoon at isi-shortcut natin ang proseso sa pamamagitan ng pagtakas. Talikuran ang problema. Kaya ang layunin ng pagsubok, ang pagsubok ay nagdudulot ng katagtagan, nagdudulot ng pagtiis, at letter C, nagdudulot ng tunay na kagalakan. Sabi nga ng verse 2, ituring ninyong tunay na kagalakan, mga kapatid, kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ang pagtitiis ay hindi ang final layunin, kundi ang layunin ng pagsubok ay para ikaw at ako ay lumago spiritually at maging ganap, ay nasa verse 2, maging ganap para kay Kristo. Romans 8:28, alam natin ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa kabutihan, ikabubuti, at ng pagmamahal sa Kanya, sa Kanyang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya ang isang katotohanan kapag tayo ay sinubok, hashtag
makakaranas ka ng lahat. Lahat ng mananampalataya ay makakaranas ng pagsubok. Number two, hashtag lalago ka. Lahat ng mananampalataya ay lalago sa pagsubok. At pangatlo, hashtag matatag na pananampalataya. Verse 4, at inyong hayaan na malubos na pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Praise God. Ang katotohanan ng pagtitiis ay nagdudulot ng takatatagan at ganap at walang kakulangan ay matutulungan tayong makita na tatapusin ng Diyos ang kanyang planong gawin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, mahalaga ang ating tugon sa pagdurusa. Ang ating kagalakan, ang ating kooperasyon ay mahalaga sa ating pagtugon sa pagdurusa ng sa pagdurusang ating nararanasan. Magpasakop tayo sa Panginoon sapagkat ito lamang ang proseso upang tayo maging dalisay. Tiisin ninyo ang pagsubok upang maging ganap. Isang magandang halimbawa ang pagpapasakop ni Job. Pagkatapos niyang maranasan ng matinding pagsubok, sabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon na nagbigay ng lahat ng meron ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At pangatlo, manalangin at kumilos. Nakiusap si Paul ng tatlong uri sa Panginoon na alisin ang kanyang thorn of the flesh. Tumigil siya sa pagdarasal nung sabihin sa kanya ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Mga kapatid, ano man ang iyong pagdurusa sa umagang ito, ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa bawat isa sa atin. Tandaan natin mga kapatid, mahalaga ang tugon sa pagdurusa. At ang tugon ay nagpapakita na kung ano ang nasa iyong puso. Bilang Kristiyano, ang tugon ay hindi madali. Kasi ang anumang mga reaksyon natin sa pagdurusa, pagsubok, ay makikita sa ating gagawin sa ating buhay. Kaya lagi natin tandaan sinabi ni Job sa Job chapter 42, verse 10. Ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job ng kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan at binoble ng Panginoon ang dating kayamanan ni Job. Praise God. Merong pagpapala kapag tayo'y matutong magtiwala sa Panginoon. Magtiis. Ito'y maaaring gawin natin. Kagalakan o kapaitan. Pwede tayong magpatawad o magalit. Pwede tayong hindi magpatawad. Minsan sasabihin natin, pinatawad ko na pero nagkakaroon ng resurrection ng kasalanan. Pag naulit at babanggitin ng mga nakaraang kasalanan. O nagpapatawad na pero hindi nakikipag-usap o lumalayo. Maaaring magtiwala o kawalan ng pananampalataya. Pwede tayong manampalataya o matatakot. Pwede tayong magmahal o mapuot. Pwede tayong maging mabait o meron tayong malisya. Pwede tayong magpigil sa sarili o pwede natin kawalan ng pagpigil sa sarili. Meron tayong choice. Kaya may pagsubok sapagkat sa pamagitan nito mararanasan natin ang biyaya o grace upon grace ng Panginoon. At mararanasan natin ang espiritual na tagumpay. Kaya hindi tayo dapat magreklamo. Kapag dumating ang mga pagsubok, mayroong isang bagay na hindi natin alam at isang bagay na alam natin. Hindi natin laging alam kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Pero alam natin, ayon kay Paul, lahat ng bagay ay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Kahit na pag-isipan o subukang alamin bakit matindi ang pagsubok, palaging merong maraming mga hiwaga sa buhay na hindi masasagot. Kung mas malaki ang trahedya, mas malaki ang magiging hiwaga. Hindi nagpapaliwanag ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa atin. Habang tayo'y nabubuhay at lumingon sa nakaraan, maraming mga katanungang hindi masasagot kung bakit. Ang Panginoon lang ang nakakalam. Tandaan natin,
bilang mga Kristiyano, walang lalago kapag hindi natin i-apply ang kaalaman na meron tayo sa Bible. Kung babasahin at i-apply ang nakasulat sa Bible, ito'y magbibigay ng buhay na walang hanggan. Subalit kung lahat ng libro na nabasa at napag-aralan mo sa school, kung i-apply mo, magbibigay lang ito ng hanap buhay. Pero ang Biblia, kapag ito'y pinag-aralan mabubuti, ito'y bibigyan ka ng walang hanggan kapag ito'y sinusunod mo sa iyong buhay. Mga kapatid, hanggat nabubuhay tayo sa isang makasalanang mundo, hindi tayo maaring lumaban sa batas na ito at manalo. Ang iyong mga bisig ay masyadong maikli upang makipaglaban sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Mabiyayang Ama, nawa maunawaan namin na lahat ng mananampalataya ay makakaranas ng pagsubok upang kami lumago at maging matatag na magtiwala sa iyong biyaya at iyong habag. At banal na Espiritu, gabayan niyo po kami na tuwing dumating ang ibang pagsubok, kami manalangin at hanapin ang kalooban niyo at maghintay. Nawa ang pagsubok ay magdulot ng katatagan, pagtitiis, at tunay na kagalakan. Salamat po sa pagdating niyo at pinababayaan. Salamat din po sa mga taong patuloy at tapat na nagpapadala na kanilang mga tithes and offerings. Pagpalain niyo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga business, mga online business ng aking mga kapatid. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po ang bawat isa sana kapag sila'y lumabas. Ang inyo pong banal na dugo ang siyang magtakip sa bawat isa upang sila'y maingatan, maprotektahan sa masamang espiritu ng COVID-19 by the blood of Jesus. Hinihiling ko po ang protection niyo sa bawat isa sa kanila. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kung kayo ay may nais itanong tungkol sa ating naging topic ngayon, o tungkol sa gawain ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo, o kaya naman ay humiling ng isang panalangin, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page, Amazing Grace Mission Church of San Mateo. Maraming salamat po!